Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang locally made na sasakyang pandigma ng Philippine Army at ang mga bagong kagamitan o equipments ng Philippine Navy. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Sa isang pambihirang pagkakataon ay muling nasilaya ng taong bayan ang gawang Pinoy na sasakyang pandigma ng Philippine Army. At ito nga ay ang Steelcraft MX-8 Armored Escort Vehicle. Ang nasabing sasakyan ay muling nasilayan matapos gamitin ito ng Philippine Army sa isang COMELEC checkpoint sa Samar noong Mayo 7 taong kasalukuyan. Ang Steelcraft MX-8 ay isang joint project sa pagitan ng Philippine Steelworks Fabricator na Steelcraft Industrial and Development Corporation at ng Philippine Army sa ilalim ng Self-Reliance Defense Posture. Unang nasilayan o inilabas ang nasabing sasakyan noong 2005. Ang sasakyang ito ay idinisenyo upang tugunan ang pangangailangan ng Philippine Army ng mga small armored vehicle na maaaring magamit sa mga rural areas o sa mga masukal na lugar. Ang MX-8 ay mayroong armor protection na katulad ng sa Simba Armored Personnel Carrier at maaari ring lagyan ng machine guns o remote controlled weapon station. Sa kasamaang palad ay hanggang ngayon ay wala na tayong balita patungkol sa assets na ito at kung ipinagpatuloy ba ang pag-manufacture nito o itinigil na. Sayang kung iisipin sapagkat kung nagpatuloy lamang sana ang production nito ay malaki sana ang maitutulong nito sa ating mga kasundaluhan at upang hindi na rin tayo bumili ng kaparehong asset sa ibang bansa. Samantala, sa pagunitan ng 124th na anibersaryo ng Philippine Navy ay isinagawa rin ng hukbong dagat ang blessing ceremony para sa kanilang iba't ibang mga bagong equipments. Ang seremonyang ito ay ginanap noong Mayo 16, taong kasalukuyan sa headquarters ng Philippine Navy. Batay sa mga litratong ating nakalap, ay binubuo ang mga nasabing kagamitan ng dalawang bus, truck, generators, medical kits at iba pang mga rescue equipments. Ang mga kagamitan ito ay malaking tulong para sa ating hukbong dagat, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Binili ito upang makamit ang misyon ng ating hukbong dagat na maging moderno at capable na naval force. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.